Sa pag-asa ang makapagtala ng una nilang SEA Games medal, kamustahin natin kung paano naghahanda ang men at women's squad ng Philippine Floorball Team sa ulat ni Kay Asuncion. Bagong set ng players ng Philippine Floorball Team ang nakatakdang sumalang sa nalalapit na 2023 Southeast Asian Games na itatangha sa Dinosaur Park Hall, Shroe Shangvar sa Phnom Penh, Cambodia mula May 11 hanggang 16. Tig-23 manlalaro para sa men at women's category ang sasalang ng Philippine Floorball Association para sa kanilang ikatlong sabak sa regional meet. Ayon kay PFA Vice President Marco Angelo Ortiz, non-stop ang training nila mula pa noong 2021 sa Sweden at Singapore kung saan nakabase ang ilan sa mga half Pinoy athletes. You know, we try to introduce new players na magiging involved in terms of, you know, for example, like here in this year SEA Games, mayroong mga iba na ngayon lang nakakuha ng passport na Filipino. So, unlike dun sa SEA Games 2019, so that only means that we already have a new set of players. No? Not entirely new, but mayroong mga coming in na to help the team improve din. Then also at the same time, meron din tayong mga isasama rin na local-based, no? Yung mga galing dito, yung mga homegrown natin. Sa kasagsagan ng kanilang ensayo, dalawa sa kanilang mga manlalaro ang nagkaroon ng mild injury. We'll take it day to day, so tignan natin kung anong mga pwedeng gawin para in time na makapunta na sa Cambodia, maging ready yung mga injured players natin. In terms of preparation, very well prepared tayo, and also at the same time, alam naman natin na galing na tayo sa World Cup. So SEA Games supposedly, I'm not saying that this should be easy, pero this will be something na nagawa na natin before, you experience. No? So hopefully, this will be our first time na magka-medal in the Southeast Asian Games for both men and women. Fourth place ang latest ranking ng national men and the women team ng bansa sa SEA Games na ginanap dito sa Pilipinas noong 2019. Kay Asuncion, PTV Sports.